Chucky Rosto. Spilling the tea. Afterwards, I woke up in the morning. Nung nagising ako, as in, ito, raw na raw to. Okay, malambot yung hotdog ko. Ginagical niya yung lambot ng hotdog ko. Kinakiss-kiss niya ako. Nagising ako. Nung nagising ako, hinahabol-habol ko siya. Nung hinahabol-habol ko siya, tinago siya sa kwarto. Oh, inisip niya na nakakatawa. Hindi naman nakakatawa. I am exposing po si Patrick Quiroz. Ako po ay isang victim din ni Patrick Quiroz. And I was 16 that time nung ginawa niya to sa akin. So 16 years old po nung ginawa niya to sa akin. Minessage po si Patrick Quiroz kasi fan ako niya. Fan nga ako, fanboy ako. Kasi nakikita ko siya sa television at gusto ko din magganun sa future. Tapos nung minessage ko siya, hindi talaga siya nagre-reply. So, ang ginawa ko, nag-talk about ako kasi nakikita ko nga siya sa Once Upon a Time, yun yung pinag-usapan, nagsasabi ko. Tapos doon na siya nag-reply. Nag-reply na siya doon sa akin. Tapos ang nangyari, nag-usap kami ng ilang days, nakilala niya ako, parang naging friends. So, sobrang happy ako noon kasi sino ba hindi magiging happy maging friends sa artista, kasama yung artista, di ba? Tapos, pagkatapos nun, gusto niya mag-hangout. So, syempre, happy ako nun. Saan daw ako? Gusto mag-hangout ako. So, syempre, pumayag ako kasi simple na coffee shop lang, di ba? So, yun, nag-hangout kami sa coffee shop. Tapos, sabi niya, bigla siya nagsabi na, punta tayo sa hotel kasi baka makilala doon siya. So, ako naman kasi, wala akong alam nun kasi nga 16 years old ako. Sana po talaga huwag niyo ako i-bash. At kapag malaman yung identity ko, huwag niyo po mag-comment doon kayo sa mga post ko. Huwag kayong mag-comment doon at i-expose ako. Kasi hindi pa talaga ako out. Hindi pa ako out sa ganitong sitwasyon. Gusto ko lang talaga i-expose siya. Kasi sa mga pinaggagawa niya. So, patuloy nga natin. I wanna bring awareness lang para wala nang mga biktima kasi hindi lang si Patrick Quiroz ang gumagawa nito. Madami din yung mga fame. So yeah, so sana tayo. In-invite niya ako sa hotel at doon pumunta kami doon sa hotel niya. At doon kami, nag-phone ako at sabi niya maliligo lang din siya, ganun kasi pumunta siya sa labas. So syempre nag-wait ako. So nag-phone ako sa bedroom niya. So habang nag-phone ako, lumabas na siya sa tao dito sa door, sa bathroom, galing siya sa bathroom. At pagkatapos nun, nag-sit siya sa dito sa gilid ko, tapos nag-lean forward siya at tinitingnan yung ginagawa ko sa phone. Sabi ko, Facebook, ganun. Tapos, ang ginawa niya, hinawakan niya yung yung tao dito, yung ito, hita. Tapos, hinawakan niya yung bewang ba tawag dito? O, yung bewang ko. Tapos,